unang-unang ginagawa ko dyan, mga kaibon, kapag meron na akong nakikita na namisa, kumbaga nasa 2 to 3 weeks na, kinukuha ko na yon, inaanpit ko na. Nasa sa inyo kung i-dispose nyo o papalaki nyo. Pero para sa akin, para hindi kayo mahirapan na mag-handpeed, marami naman dyan na gustong magsimula at gustong mag-alaga ng handpeed, i-dispose nyo, ibinta nyo na. At doon naman makaibon sa parents para mangitlog ulit yun. Kumbaga, i-condition nyo muna. Purgayin nyo muna para naman malinis yung buong katawan at maging stable na naman sa breeding. Kasi yung mga ibon natin, kapag proven pair naman yan, kapag inalis nyo na yung kanyang inakay, yung gagawin niyan ay mag-meet na naman sila, mangingitlog ulit. Ang pangalawa naman dyan na pwede mong gawin para makapagparami ng ibon ng mabilisan, so gumamit ka po ng mga foster parent. So kung meron kang magaling na breeder dyan na magaling bumuhay ng mga inakay, so ilagay mo doon yung mga itlog para siya magbuhay ng mga inakay. Kung magaling naman po siya, kaya niyang bumuhay ng lima, mas higit pa sa lima, mas maganda yon. Para mas mabilis na maparami nyo yung ibon mo, kailangan tutulungan mo rin siya ng mga patuka. So ilagay nyo yung narapat na mapagkain, maglagay kayo ng Integra 2000, Chick Booster, Sunflower, Oat Growth at marami pang iba. So kailangan doon po sa mga foster parent ay kumbaga kapag marami po siyang inakay, so dapat damihan nyo rin yung nilalagay nyo pagkain para naman masubuan lahat ng mga inakay at mabuhay yung lahat. Ang panghuli naman natin, mga kaibon, na paraan para mas mabilis na dumami ang ating mga ibon, magdagdag kayo ng parisan. Mas maganda kung yung bibili nyo ng mga parisan, yung idadagdag nyo ng mga paris, dapat proven pair na. Para naman hindi na kayo nahirapan sa pagparis, at kapag kasi proven pair na, hindi na kayo doon matatanggalan sa pag-alaga. Kumbaga kapag naman naibigay nyo yung tamang pagkain at naging malusog yung ibon nyo, hindi yung tatagal, mangingitlog ulit yon. So dapat piliin nyo yung mga proven pair para hindi po kayo nahirapan sa pagparis at mangitlog yon kaagad. So walang iba, dadami po yung ibon nyo. Yun, mga kaibon, sana meron po kayong nakuha na kahit kakarampot na tips sa ating naibahagi ngayon. At kung kailangan nyo pala ng mga accessories at mga pagkain ng inyong fur baby, available po yan sa ating Shopee at TikTok Shop. Huwag kayong magalala dahil kahit malayo po kayo, so may ipaprocess po natin yan at makukuha nyo yan. So yun lang, mga kaibon, sana mag-ingat po tayo lagi at maraming salamat sa patuloy na suporta sa ating mga content. So that's it for today. Ingat and God bless.